up, mga manoy, mga manay? It's your boy, JR, and welcome back to my YouTube channel. This is JVlog! So yes po, mga manoy, mga manay, ngayong umaga po ay magkakaroon na naman po tayo ng panibagong video! Ang video po na ating gagawin, it's all about timely and relevant po sa lahat ng mga gumagamit nito. Yes naman! At dito natin malalaman kung ano classic car ng gumagamit nito. The types of Facebook users. Disclaimer lang po guys, lahat po ng mga types ng Facebook users na inyong mapapanood sa vlog na ito ay pawang opinion ko lamang at wala po akong intensyon para maniraan ng ibang tao. Ulit, base lang po ito sa aking opinion. So without much further ado, let's get started. The updated one. Yes naman, ito yung klase ng tao na kung saan araw-araw talaga ay gumagamit ito, or should I say, nagpe-Facebook talaga every now and then, minuto-minuto, oras-oras talaga, as in, lahat ng mga baga or trending na pinag-uusapan sa social media ay alam niya. Bawat bagong update o bawat bagong labas ng mga balita ay alam niya na kung saan kapag dinanong mo siya, ay may isasagot siya. Paalala lang po sa lahat ng mga updated na klase ng mga Facebook user is that lahat po sana ng mga isi-share nyong news ay legit, ano? At pawang katotohanan lamang. Kasi nga, merong mga news, mas una pang lumalabas sa social media, pero ito ay fake news kumpara sa mga totoong news talaga, ano? So, ayun, kailangan po nating basahin yung artikulo ng mabuti at isa-isahin yung bawat impormasyon at tiyakin ito ay totoo. The best in shared posts. Yes naman. Ito yung mga klase ng Facebook user na kung saan halos lahat na makikita sa newsfeed nila o tawag dito sa kanilang FB wall ay mga shared posts. But then, ito yung mga shared posts na kung saan ay related sa kanilang nararamdaman or nararanasan sa ganoong oras talaga. Aminin natin minsan na tayo rin ay nakaka-relate sa kanilang mga sinishare na posts. Ang hindi lang siguro maganda dito is that ay yung pagpo-post ng mga ganoong bagay na kung saan ay wala naman kinalaman sa iyo bilang ikaw. Diba? Halimbawa na lang yung nagpo-post ka ng mga trash talk. Pero hindi ka talaga ganyang klaseng tao, ano? Parang ganon. So, yung ma-advise talaga is that yung ipopost natin, yung isi-share natin ng mga post is that related sa kung sino talaga tayo. Kung tayo talaga. Kung tayo talaga. Kung tayo talaga. Kasi nga, sa huli, yung mga taong maniniwala talaga sa iyo ay yung mga taong nakakakilala sa iyo. Next type of Facebook user, the Mr. and Ms. Reactors. Ito yung klase ng mga Facebook users na kung saan ay magaganda at gwapo. Siyempre naman, sila yung mga nag-react sa ating mga posts. May iba-iba tayong pananaw, but then, hayaan na lang natin sila. After all, sa mga lahat ng mga reactors ko dyan, maraming salamat po. Next type of Facebook user, the famous one. Ito yung mga klase ng Facebook user na kung saan ay aminin natin, famous talaga sila. At tawag dito, sila yung mga taong magaganda at gwapo, yung mga mahitsura talaga. We have to face the reality na kapag gwapo ka at maganda ka, ay marami talagang magkakagusto or maglalike sa'yo. But then, let me remind you, yung likes or reaction ay hindi makakatulong sa'yo sa pagbabago sa sarili mo. Yung makakatulong talaga sa sarili mo is that ikaw, yung totoong ikaw, yung treatment mo talaga sa kapwa mo tao in the real world, not on social media. Kasi nga, merong mga taong double agent. Ano nga ba yung double agent? Ito yung mga klase ng tao na kung saan ay magkaiba yung ugali nila. For example, may mga kilala akong vlogger na kung saan ay magkaiba yung ugali nila in front of the camera, but at the back of the camera ay iba na talaga yung ugali nila. So bilang mga Facebook users, at nandito na tayo sa ganitong era, kailangan talaga natin na pag-igihan at pag-obserbahan ng mabuti kung tama nga ba at kung sino nga ba yung mga nilalike natin. Kung sino nga ba yung mga totoong tao sa paligid natin. So you know that I am Mr. and Ms. CCTV! Yes po! Ito yung mga klase ng mga Facebook user na kung saan ay hindi sila masyadong nagpo-post or lagay na natin nagpo-post sila, ano. But then, yung ginagawa nila sa Facebook is that ina-adfriend nila yung mga taong gusto nilang i-chismis. Yung mga tao na kung saan ay insecure sila. Yung mga tao na hindi nila gustong lamangan sila. Pag may nakita silang hindi maganda, doon na nila gagawa ng mga issue at kung ano pang mga bagay na kung saan ay ikakasira ng taong iyan. So, shout out sa mga taong iyan, ha? Sa mga
tools dyan. After all, walang magandang maidudulot yung ginagawa nyo. So again guys, tigilan nyo yan at magbagong buhay na kayo. Sinod na klase ng Facebook user ay yung mga taong low-key. Yes naman. Ito yung mga klase ng Facebook user na kung saan ay hindi masyadong nagpo-post ng mga magagarang bagay o kung ano man yung mga nakuha nila o nabibili nila. Hindi nila ito pinopost sa Facebook. Bagkus sila ay tahimik lamang na namumuhay at gumagamit ng Facebook. Ano? Sila yung mga klase ng tao na kung saan ay walang problema, walang issue. Ito yung mga klase ng tao na kung saan ay gustong-gusto ko talagang kaibiganin, ano? So, shout out sa lahat ng mga Facebook users dyan na low-key. Again, guys, saludo ako sa inyo. At ang panghuling klase ng Facebook user na ating itatampok sa aking vlog ay yung mga tao, syempre kapag may low-key, meron din show-key, diba? Ito yung mga tao na kung saan flex lang ng flex. Hindi naman masama mag-flex, diba? But then, malalaman na talaga ng buong mundo na ganyan ka. At ito yung importante sa lahat. Hindi kailangan ng buong mundo na malaman yung estado ng pamumuhay mo. Diba? Mas mainam na tahimik ka lamang na naninirahan o namumuhay sa mundong ito. Oo, showkey ka. Marami kang bagay na nabili. Marami kang lugar na napuntahan. Siguraduhin lang po natin yung kapakanan natin, yung safety natin. May mga tao talaga o mga kaibigan talaga tayo sa Facebook na kung saan ay may mga masasamang intensyon sa atin. Malay mo, lagay na natin. Pag nag-post ka na nandito ka sa ganitong lugar, 1 minute ago, at nalaman niya na marami kang pera. Parang ganun, at ikaw lang mag-isa sa ganung lugar. At siyempre, di ba, hindi natin malalaman yung isip ng mga tao, yung lakad na ng isip. Malay natin, pagtipan ka nila at kung ano yung gagawin nila sa iyo, hindi magandang maidudulot ng pagiging showkey talaga sa Facebook. So my message to my fellow Facebook users is that as much as possible, avoid natin yung ganyang ugali sa Facebook. Okay lang guys yung mag-flag, limitahan lang po natin. So yun na nga po guys yung vlog natin ngayong araw po tungkol sa types of Facebook users. Again, disclaimer lang po mga Facebook friends. Wala po akong intensyon, siraan, o tirahin kayo. Ang lahat po ng mga sinabi ko ay pawang base lang po sa aking opinion. And I hope na may natutunan kayo. If you like this video, don't forget to like it, share it, and comment down below if you want me to do something with my vlog. And if you're new to my YouTube channel, please don't forget to hit the button, subscribe, and ring the bell so that you will be updated on my next vlog. Again guys, this is JR saying thank you so much for watching J Vlogs, and see you next time. Goodbye!